palisahan yung V8 GTR naka Maserati Gran Turismo. So best exhaust sound yung kinukuha nila. As you can see, Kaswabe, it is night time dahil ito yung schedule natin. We are going sa Ayala Mall parking because nag-gather yung mga friends natin ng mga exotic sports cars and supercars. Pasensya na, baka hindi nyo nakikita ang aking muka. Makikita natin yung mga rare finds ngayon sa ano sa Pilipinas. Like yung mga pinag-usapan sa interesting car spotting in the Philippines, yung exotic na SUV, the DBX707. Yung Aston Martin na Vantage Lime Green at pinaghalo-halong mga Italian, European, yung iba doon coming from our friends na tumulong sa atin para ma-vlog yung sasakyan nila, ma-feature yung sasakyan nila. Siyempre, mas mabilis pa tayo sa pagsikat ng araw eh. Ngayon lang talaga dahil gabi naman yung schedule natin. So, dalhin ko na kayo doon sa Ayala Mall na meron tayong mga exotic sports cars. Kaswabe, kahit madilim, pasensya na. Let's begin. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse ha, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya, meron tayong lisensya. So ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang Kaswabe. Kaswabe, nakarating na rin tayo pero hingi lang ako ng pasensya dahil kinakailangan kong gumamit ng music and voiceover dahil baka makapiright tayo ng YouTube eh. Mahirap na yung pinagpagura natin. Actually, yan, hinanap ko si Spike, siya ang partner ko sa AutoHub S5S dahil meron tayong binadikit dito at binaluta ng mga kotse at alam ko nanalo pa to ng award eh. So, enjoy the video, Kaswabe. Eto, dalin ko na kayo. Before tayo mapunta sa 7th floor, which is nandun yung mga exotic na rare Kaswabe, 6th floor pala, meron din show. Camaro RS. Yes. The all new BRZ. May mga vlog tayo. Honda Type R. We have a convertible BMW M3. Tapos, nanalo siya ng Best in Rap. Siyempre, gawang S5S yan. Medyo maingay lang. So, nakaset up na GT500. Wala masyadong tao rito, pero doon sa taas ang pinaka-solid talaga. Nandun na yung mga mas expensive na lineup. Pero dito, okay pa rin. Kita mo, Cayman, Fair Lady, Mustang, Type R. Then on this side, yan o. SDI, Challenger. Kaswabe, check nyo tong side na to. Couple of Beamers.
beer. Ah, kaya. Actually, walang maririnig talaga. Okay, voiceover takeover muna tayo with these four rings na may bling-bling ang Audi R8. Wala muna kay Tony Stark na kay Madam LV. Yung engine bay niyan, social, naka Louis Vuitton. Pareha sila ng makina, 5.2 liter, naturally aspirated V10 ito, kaswabe. Evo yon, ang high performance is the STO. Si Senpai naman, very luxurious with this modelista body kit na Alphard na napakasarap i-drive niyan kasama ang family. Ayan yung all new ng Land Rover. Naku, may mga review tayo niyan. Jaguar XLJ, katapat niyan yung mga S-Class 7 Series because full-size luxury sedan. Si Tambay, naka Fair Lady na 370Z. Ito naman yung kulay dilaw na mustard-looking sports car. Minodify siya as Black Series pero alam niyo naman, very important rin ito sa larangan ng Mercedes AMG. Sa PGA, nakapag-review tayo niyan. Kailangan panoorin mo. V12 Aventador, F8 Tributo. Ito ang successor ng 488 GTB with a twin turbo 3.9 liter pero kasing lakas ng 488 pista. Ito yung Aston Martin Vantage na parang shock green yung kulay. Alam ko nag-iisa lang ito. Nasa 503 horsepower, 685 newton meter of torque, 0 to 100 niyan kaswabe. Nasa alam ko 3.2 seconds. Pareha sila ng makina. Ito naman yung DBX 707 Mercedes AMG na platform yan, which is ito ang pinakamabilis na SUV. Tinapatan ito ng Urus, yung Performante. Okay, 700 brake horsepower and 900 newton meter of torque, 0 to 100 that can go 3.3 seconds as the fastest and most powerful midsize SUV. Kailangan kang tumutok dito kaswabe, nagkaroon tayo ng review niyan, ilalabas ko pa lang. Yan, may mga red tie na Fair Lady, Dodge, and everyone's dream GTR Godzilla R35. What you're seeing right now is the Bentley Bentayga. Pag gusto mo ng old world charm na medyo kapatid ng Urus dahil isang umbrella sila, coming from Volkswagen 540 horses, 0 to 100 yan ay nasa 4 seconds. And 718 Boxster, syempre pag convertible na Cayman, it is a Boxster. Super sharp handling and very nice. Meron tayong review niyan. Ginawa ito sa S5S. Etong Camaro RS, naka ZL1 na body kit with this Bumblebee na signature. Etong 488 GTB, ako, nag-hunting ako nito eh. Wala pa tayong review. At very recognizable yung mga taillights ng Aston Martin with a sweeping motion na full length, very curvy. Napaka-sexy talaga ng midsize SUV na to pagdating sa lahat, yung DBX. Pibili ako niyan bukas. Lima, dun sa Toy Kingdom. Di na ako nakagawa ng maayos na outro dahil sobrang init ng area namin. By the way, please follow me on Instagram, TikTok, Rico Suave, Air Spencer, pinapasalamatan ko. Go get some merch to increase the optimal level ng ating channel. Hit the notification bell, more power and more performance.